Hello mga ka-automart, naghahanap ka ba ng isang pampamilyang van? Isipin nyo, nandiyan naman ang Toyota Hiace, pero paano kung gusto mo maiba ng konti? Well, ang meron tayo dito ay ang 2024 Hyundai Staria. At alam ko tatanungin nyo, di ba na-review nyo na dati yung Hyundai Staria? Well, that was the top-of-the-line version na nagkakahalaga ng 3,030,000 pesos. Ito for a more respectable 2,380,000 pesos, 11-seater pa to. Tingnan natin what this car has to offer. So ano nga bang pinagkaiba nitong GLS Plus version dun sa nireview natin before na 7-seater Premium Plus? Well, for starters, binawasan nila yung mga features nito kasi nga mas mura naman. Pero pinalitan nila yan by giving you 4 additional seats. So 11-seater ang total nito. Ang exact name pala nitong trim na to ay Hyundai Staria GLS Plus Automatic 8-speed. So yun. Anyway, with that out of the way, yung grill muna, mapapansin mo, medyo iba na siya. Hindi na siya kasing eye-catching, pero still, it's very unique compared to a lot of the cars on the road today. Nawala na rin yung mga parang rose gold accents dyan. Tapos yung mga ilaw mo, although LEDs pa rin siya, hindi siya kasing advanced ng mga LEDs doon sa 7-seater Premium Plus. Pero at least, iniwan pa rin ni Hyundai itong light bar na to, kaya nagmumukhang spaceship pa rin ang kotseng to. Now, sa tabi naman, anong meron ka dito? 17-inch na lang ang mga rims mo. Dati doon sa 7-seater, naka 18 inches ka. The same time, ito sa side mirror mo, wala ka na nung parang rose gold trim there. Ano na lang, parang colored, body colored na lang siya. Pero okay pa rin, oh. Maganda pa rin ang tingnan. Bagay na bagay pa rin dito sa gray color. Now, just like any other Staria there, I think yung main selling point niya, kaya siya nagmumukhang spaceship, ay yung mga salamin niya, yung mga bitanan niya. Ang laki talaga, oh. Kadalasan yung bitanan ng kotse hanggang dito lang, di ba? Pero ito, hanggang dito talaga. So, pag nandun ka sa loob, ang ganda rin ng visibility mo. Nakasilipin naman natin dun sa likod. Punta na tayo ngayon dito sa likod. At makikita mo na just like the side, itong salamin, sobrang laki talaga. Hanggang halos sa bewang ko na, oh. Sa baba, wala ka na rin masyadong mga rose gold accents. At yung mga ilaw mo, kahit meron ka pa rin nung pixel shapes, mga squares dito, nandun na lang siya sa plastic. So, bulb type na lang yung nasa loob. Wala ka ng LED. So, sana natin din itong tailgate na to at hindi na rin siya powered. Pero, yan, dito naman sa loob, pareho pa rin naman kahit hindi na yan powered. At itong seats pala sa likod, nasa slide rin to forwards and backwards. So, just in case gusto mo ng cargo room, push mo lang yan forward. Pero kailangan mo ng putulan ng mga binti yung mga pasahero. Kung gusto mo talaga ng maximum passengers at no cargo, i-atras mo lang yan. And this is a mechanism na nakita na natin dati dun sa Hyundai Starex. So, pareho pa rin naman. Wala naman masyadong binago dyan. Finally, isang complaint ko lang. Dahil nga hindi na-powered tong tailgate na to, at saka ang haba-haba niya, medyo mahirap siya isara. So, kailangan mo talaga ng buwelo. Yun, nagsara. So, para naman sa powertrain, what is powering this big people-moving van? Ang meron ka dito ay isang 2.2-liter diesel engine. Oo, maliit ang displacement niya, pero huwag ka mag-alala, turbocharged yan. Mataas rin ang output. 177 horsepower at 430 Nm of torque, mated to an 8-speed automatic transmission. Ang pinagkaiba rin na itong GLS Plus 11-seater doon sa nakita na natin dati ng Premium Plus 7-seater ay walang all-wheel drive to. So, front-wheel drive lang ang powertrain niya. So, supposedly, pag kinumpare mo yung dalawa, mas matipid ito sa gasolina or sa diesel. However, dahil mas marami kang maupuan dyan sa loob, halos parang balance off lang yung dalawa. So, kung tatanungin mo na ngayon, ano sa dalawa ang mas matipid? Well, check mo na lang yung fuel economy figures namin dito. Pasok na tayo dito sa loob na itong Staria 11-seater. At pag kinumpira mo siya dun sa 7-seater na tiningnan natin dati, yung premium, makikita mo na obviously hindi siya kasing premium. Mas mura nga naman talaga ito. Yung upuan mo na lang, doon may parang captain seat ka lang, so dalawa lang. Ito, may extra seat ka sa gitna. And usable naman tong upuan na to. Ang medyo mahirap lang dito, yung tuhod mo, nandito na sa may cambio. So, pag nilagay nung driver sa drive, well, matatamaan mo na yan. Kung gusto mo talaga umupo dito, kailangan mong mag-slant konti ng ganito. Pero for short journeys, okay lang naman ito. Isang difference rin is, makikita mo na naka-leather to, di ba? Yung top of the line na 7-seater leather din naman. But, ang difference is, naka-Napa leather yun. Isang magandang klaseng leather. Ito, leatherette lang to, synthetic leather. Pero, the rest of the interior, halos pareho naman yung itsura. Yung 10.25-inch digital instrument cluster mo, pareho pa rin. Napapalitan rin yan depending on your driving mode. So, meron kang Eco, Sport, and Normal modes. Iba-iba yung tsura, ang ganda.
Tapos, itong center screen mo na 8 inches big, meron pa rin wireless Apple CarPlay at Android Auto. Meron pa tong reverse camera, pati na rin yung top-down 360-degree view camera with swiveling lines pa. For cubby spaces mo, napakadami dito sa loob ng Staria. So, pagtingnan mo itong pinto mo, ang dami dyan sa tabi. Dito sa dashboard, may isa pang cup holder dyan. At dito, sa pinaka-dashboard mo, may mga parang compartments ka pa. So, buksan mo ito. 1, 2, pati yung regular glove box mo. So, 3 all in all. Sobrang dami. Hindi ka talaga mauubusan ng lalagyanan dito. At hindi lang yan. Dito sa gitna, may extra lalagyanan. Meron wireless charging pad ka pa para sa cellphone mo. Dito naman sa baba, may dalawang USB port, may 12-volt outlet. At may isa na namang malaking cubby. So, pati itong napakalaking water jug ko, kasyang-kasya dyan. Manibela naman ngayon ang tingnan natin. Tilt and telescoping na to. So, kahit ano pang driving position ng para sa'yo, kayang-kaya na rin i-adjust sa manibela. At sa unang tingin, halos pareho siya dun sa 7-seater premium. But, there's a big difference ito. Etong 11-seater model kasi wala siyang Smart Sense ng Hyundai Smart Sense, which is basically Advanced Driver Assistance System suite ng Hyundai. Meaning, wala kang adaptive cruise control, wala kang lane departure warning, wala kang lane keeping assist, all of that. Ang meron ka lang dito, yung button mo lang dito, ay para sa audio mo, pati na rin sa regular cruise control mo. And speaking of things being not too automated, yung driver seat mo nga pala, pati na rin itong passenger seat, they are only manually adjustable. So wala kang power adjustments dito. However, meron pa rin ang mga cool features itong kotse ito. For example, yung speaker mo, hindi ka man naka Bose surround sound system, may 6 speakers ka pa rin at maganda pa rin naman pakinggan. Tapos dito sa digital instrument cluster mo, nandun pa rin yung very safety feature niya na lumalabas yung mga blind spots mo pag nagsisignal light ka. So honestly, hindi mo dapat gawin to, pero kung gusto mo talaga, pwede mo gawin. Hindi mo na masyadong kailangan tingnan ang side mirrors mo. Mapapansin niyo agad na hindi power sliding ang mga upuan dito, unlike the premium, di ba? Pero okay lang yan, magaan pa rin naman mga pinto. So pasok na tayo dito at sarayan na natin tong pinto. And mapapansin nyo na space isn't the best dito. I mean, okay pa rin naman, I guess, kung hindi ka ganun kakatangkaran, mga 5'8 or less. Pwedeng-pwede dito, but just in case mas patangkad ka, kailangan mo talaga i-atras itong mga upuang to. Which they do naman, they slide. And pag inatras mo sila, ang laki ng space mo dito. Ang problema lang dito, this car teaches you compromise. Kumbaga, sacrifices have to be made. Kasi pag ina-atras mo yung mga upuan na to, nauubusan na talaga ng legroom yung mga tao doon sa likod. So, papakita natin yan mamaya. But anyway, balik muna natin to the regular position. Kahit na sabihin natin, legroom isn't the best dito. Ang maganda naman, napaka-luwag ng kotse in terms of shoulder room kasi malapad siya. So, just in case tatlo kayong sasakay dito, yan o, kayang-kaya, shoulder room, perfect yan. At kung naghahanap ka ng mga cup holders, well, meron dito on either sides of the doors. And kung wala naman nakaupo dito sa gitnang seat ng harap, pwede mo rin i-fold down to. At may dalawa ka pang cup holder dyan, may storage ka pa dito. Ngayon, puntahan naman natin yung sa likod na seats. Oh, by the way, may dalawang USB port ka rin dito sa baba. Okay, punta na tayo sa likod. Yan. Space isn't really the best to think naka-abante na itong mga upuan na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo, it's all about compromises and sacrifices. So, pakita ko lang, pag nakaakyat to, I have about 1.5-2 inches of legroom na lang. Pero ang advantage naman, naka-captain seats ka na dito. Honestly, medyo may pagkapilit yung captain seats dito, but I mean, it's better than having less seats, I guess, for some people, di ba? And meron ka na rin USB port dito on either sides. So, now, doon na tayo sa last row. And take note, itong last row na to, naka-todo atras na siya. So, wala ka na talagang cargo room dun sa likod. At pag nandito na ako, todo atras, meron pa ako mga, ganun din, mga almost 1 to 2 inches of legroom. So, perfectly fine, really. Kahit na tatlo pa kayo, dahil again, maluwag pa rin yung shoulder room mo dito sa likod. And meron ka pa rin USB ports on either side. Meron ka pa nitong privacy cover. So, manual nga lang siya, pero pwede na, di ba? So, sa halagang 2,320,000 pesos, I think this Hyundai Staria GLS Plus 11-seater is a worthwhile buy rin. Hindi man siya kasing komportable at kasing raming features ng 7-seater premium plus variant, mas marami ka naman pwedeng isakay sa loob. At the same time, matipid pa rin siya, malakas pa rin ang makina at komportable pa rin siya.
Now, kung naghahanap ka na ng isang Hyundai Staria o kahit ano pang Hyundai dyan, punta na sa aming website, automart.ph, dahil meron kaming partner Hyundai dealer that can secure you a good deal on your next Hyundai or your next Hyundai Staria. So check out our website now. But just in case naghahanap ka naman ng mas affordable na van, Toyota Hiace man yan, Hyundai Staria na second hand kung meron man, pati na rin ang older version ng Hyundai Staria, ang Hyundai Starex, meron din kami niyan on our website. Lagi mong tatandaan, pag used cars ang hanap mo, i-automart na yan.